Hello, Ira. Hi. Yes. Clear ba yung audio ko? Yes, mag-okay naman siya. All right, thank you. Hi, good evening everyone. Good evening, mindful parents. Ngayon ba tayong mga daddies ngayon? Or moms lang lahat? Ay, mukhang moms lang lahat na. Well, thank you so much, Nas, for this opportunity na mag-facilitate ng ating last session. No, it's been 8 weeks pala nang nag-start tayo sa ating mindful parenting journey. And we want to welcome everyone po na nandito ngayon. Thank you so much for being with us tonight. Siguro i-share ko lang konti na yung naging journey ko since nag-start kami dito sa mindful parenting. 8 weeks ago, ayun yung moms, grabe. I was a very different mom, no? Very stressful palagi, easily agitated, hindi ko masyadong ma-regulate yung emotions ko. And may point na, alam niyo, parang hopeless ako, na parang paano ko ba ma-overcome yung mga big feelings ko. And then this came as an answer, no? Suddenly, si Nyla, no? Nag-start siya, no? Na ng group, self-help group, kung saan, yun nga, 10 to 12 months kami, and nag-start kami ng mindful parenting journey. At sobrang laki po talaga ng natulong sa akin. I would say ngayon na mas naging resilient na ako. Mas nare-regulate ko na yung emotions ko. Though di pa perfect, pero mas naging less na po talaga yung mga moments na nire-regret ko with kids. No? And also, mas na-build ko talaga yung connection ko with the kids. So, we're very happy tonight na nandito po kayo, kayo ngayon at marami tayo. Because tonight, we have 3 very experienced moms na mag-tuturo, mag-educate sa atin. I'm very excited kasi yung unang speaker po natin actually ay a mom of 5 at birthday niya ngayon, so pwede natin siyang hagdan mamaya. And she will talk about very important thing, which is how do we set rules, no? How do we set rules and boundaries with our kids? And once we have set them, paano ba tayo maging consistent, no? Kasi yun din yung challenge eh. Meron na nga tayong rules, pero paano ba tayo magiging consistent on it? And once na yung mga kids natin nag-abide sa rules, how do we give rewards, di ba? No? Ano ba yung mga rightful rewards para sa kanila? On the other hand, kapag hindi naman sila nakaka-abide sa rules, tama ba na i-punish natin sila? Ano ba yung mga tamang punishment sa mga kids? May tamang punishment. Okay? So, ang ating speaker ay walang iba kundi Sister May Villanueva. Sister May, nandiyan ka na ba? Yes po. Yeah. Okay. Hi, Sister, the floor is yours. Thank you. Sige, good evening sa lahat po ng mga mommies. Thank you, Nyla, for inviting me to be a part of this mindful parenting session. She asked me po to, yun nga, kagaya ng nabanggit ni Mami Ira, she asked me to share about setting rules and boundaries to children. Nung pong kinwento ko po sa mga anak ko na ito yung topic ko, sabi po nila ako yung perfect na speaker dito kasi ang hilig ko daw po magbigay ng rules. Pero actually, nung nag-prepare po ako nito, na-realize ko hindi naman po ganun kadami yung aming rules. Ikikwento ko po yan today sa aking message. So, just to start, no, just to give you a background. So, I've been married for 18 years. Happily married for 18 years. And kagaya na sabi ni Ira, we have 5 kids, ages 17, 14, 11, 9, and 4. And so, 17 years na po akong mommy, pero still learning. And excited po ako na I'm sure may matututunan din po ako sa dalawa pang speakers tonight. So, tonight po, I'll be sharing 4 tips or guidelines that we can use when setting rules and boundaries to our children. First po, yung to share the responsibility of setting rules with our spouse. Importante po na united tayong mag-asawa, no? Sa pag-set ng mga rules natin na i-enforce sa bahay. Dapat joint ano tayo effort sa pag-enforce nito sa bahay. Kami po ng asawa ko,
nag-start po kami mag-set ng rules nung engaged pa lang kami. Napag-usapan na namin yan kung anong klaseng mga rules ang gagawin namin sa mga kids namin. At isa po sa mga napag-agreehan namin ay ang pagkakaroon ng morning devotional. That includes family scripture study and family prayer. And we also committed to do family home evening every week. So nung kinasal po kami, we did that. Kahit kami lang pong dalawa pa lang, wala pa yung kids namin, we started having family home evening and that morning devotional. So nung dumating na po yung mga kids namin, we continued to do that. And this year, meron kaming inad dun sa aming morning devotional. We also started to sing a hymn. Kasi ward pianist po kami ng anak ko. So para matutunan namin lahat ng mga hymns sa hymn book, dinagdag po namin yan sa morning devotional namin. And nag-start po kami sa page 1. And every time we do this morning devotional, parang na-imagine ko parang meron kaming force shield na parang nagko-cover sa family namin, parang nagpo-protect kami sa mga temptations ni Satan. So feeling ko sa pag ginagawa namin yung morning devotional ay nasistrengthen yung relationship namin sa bawat isa at yung relationship namin with Heavenly Father. So ano pa pong rules ng ang meron kami sa bahay? Yung pong ano, no violent movies and cartoons. Kagaya po nung ano, Tom and Jerry. Hindi ko feel yun. Siguro kapag mga 8 and above, magigets na ng bata na mali yung naghihit. Pero kung 2, 3 years old yung anak mo, tapos nakikita niya na yung sa cartoons, naghahabulan, tapos naghihit, parang feeling ko hindi magandang influence yun sa kid namin. So ini-screen po namin yung mga pinapanood nila. Isa pa pong rule na napag-agreehan namin ng ni Dave, yung husband ko, is that we won't spank our kids when they make mistakes. We'll just talk to them. So, yun po. Ito pa. Gusto ko din itong i-share. Ito, bigay sa amin ng kaibigan ko one Christmas. And gustong-gusto ko siya na sa sobrang kagustuhan ko, pinamemorize ko po ito sa mga bata. So, in-add din namin ito sa aming morning devotional. After namin mag-pray, ni-recite namin to family rules hanggang sa ma-memorize namin lahat. At by doing that, feeling ko, mas maano sa, ma-master nila at maano nila sa heart nila. And kapag kunwari may naka-violate, we just remind each other, oh, what does it say in our family rules kasi? Diba? Share? Yung mga ganun. So, ang blessing po sa mga rules na na-mention ko for having these rules in the family, nakita ko po yung love and bonding ng mga anak namin. Syempre, nung bata sila, nung younger sila, may mga away, tampuhan pa rin, asaran, may mga pag-throw ng toys sa bawat isa, pero I think that's like part of their immaturity pa. Pero nung ngayong medyo matanda na sila, nakikita ko po yung pagmamahal nila sa isa't isa. I'm so happy when I see them help each other, teach each other. And yun po, yun yung blessing for having those rules, for setting those rules in our family. And I'm glad na my husband and I share the same goals now. At kami po ang pareho ang nag-set ng mga yun. Number two na tip, second tip, yung share your feelings and thoughts with your children. Nung na-introduce na po yung online games sa mga anak namin, computer games, no? Lalo na sa panganay kong si Jesse. 4 years old po siya noon. Gusto niyang maglaro daw. So sabi ko, sure, sabi ko, basta magpiano ka muna ng 30 minutes. Kagaya po ng sabi ko, nagpa-piano po ako, kaya gusto ko rin po sana makapag-play ng piano yung kids ko. So, nag-agree siya. So, 30 minutes daw magpa-piano siya. So, tinuruan ko na po siyang magbasa ng notes, ng basic. Tapos, nung una, okay lang sa kanya. Easy-easy pa yung mga Thompson books. Pero nung pahirap na ng pahirap, saka siguro there are days na tinatamad siyang mag-practice or wala siya sa mood mag-piano, there are times na naiiyak siya. This is impossible to play. Sabi niya. Tapos, sabihin ko lang, oh, should we stop? It's okay. You don't have to do it, sabihin ko. You just rest and relax. But you cannot play with the computer later, sabihin ko. Tapos,
mainis siya. Sa kagustuhan niya mag-play ng games sa computer, magpa-practice pa rin siya kahit na naiinis siya. So dahil po ganun ang ano namin, ang naging tool namin sa bahay, gumaling at gumaling po siya sa pagpa-piano. Ngayon po, mas magaling na po siya sa akin. Yung mga classical na play niya, hindi ko na po ma-play. Dumating po yung time na kino-question na kami. So yung role na yun, we continue that with our other children. So bago sila makalaro, magpa-piano muna sila ng 30. Dumating po yung time na kino-question na yung role na yun. Bakit daw yung friends nila, classmates nila, makapag-play sila without any requirements? Hindi nila kailangan mag-play ng piano or do any task. They can play all they want and anytime. So, dun na po pumapasok yung sharing your feelings and thoughts sa family home evening naman namin. So, we explained na yung pag-play ng gadgets at ano, for a long time can develop into addiction. So, we explained to them what addiction is, how it can be developed, what it does to a person, yung mga bad effects niya, yung ganun. So, dahil po doon, naiintindihan ng mga kids kung bakit ginawa po namin yung rule na yon. At naiintindihan nila na ginawa namin yung rule na yon out of our love for them because we want to protect them from developing addiction. Ganun. And not just because we want to torment them or to give them a hard time. So kapag po naiintindihan ng bata yung rule, yung reason behind that rule, mas willing po silang i-obey ito. Okay. when we often share our thoughts and feelings, now that also invite our kids to do the same. Actually, gusto ko po sa kapag may argument sa bahay, disagreement, gusto ko po yung nagre-reason out sila sa akin. I let them talk. And because I want to hear their perspective, I want to see their perspective and I want to hear their reasons. Pero syempre may boundaries din po yun. Kapag medyo disrespectful na or tumaas na yung tono, ayan po lalabas na po yung husband ko. Sabihin niya, I never talk to my mom that way. That doesn't show respect. So, yun po ang na-appreciate ko sa asawa ko. Kapag ganun na hindi ko na ma-handle, lalabas na siya. Tapos siya nang kakausapin niya yung mga bata. And okay naman na sila after. Magaling po siyang communicator. Mas magaling po siyang communicator kaysa sa akin. So, let me share two incidents naman po. When my second son naman po, si Jared, expressed his feelings to me. No? Yung unang incident, nung grade 2 po siya. Si Jared po kasi medyo may pagka-sensitive. Konting ano lang, naiiyak. Nainis po ako nun. Kasi lalaki siya. Ayaw ko po yung umiiyak siya. Baka makalakihan niya. Tapos ibubuli siya. Pero actually, that's wrong. Alam, ngayon ko lang naiintindihan na kapag yung mga batang ganun, hindi naman ibig sabihin iiyakin sila pag ganun eh, makakalakihan nila. It's just part of their maturity nga. Siyempre, tayo nga minsan hindi natin ma-handle yung emotions natin. Expect pa natin yung bata na ma-handle yung emotion niya kaagad, no? So, anyway, nung grade 2 siya, there was a time na tinatanong ko lang naman kung ano yung mga lumabas sa exam niya. Ano yung mga questions. So, ko lang malaman kung yung mga review niya lumitaw sa exam. Yun lang tanong ko. Siguro, hindi niya nagustuhan yung aking tono. Kapampangan po kasi ako pag nagsasalita ako, parang nakikipag-away pag minsan. So, siguro, hindi niya nagustuhan. Naiyak siya. Ayun, nainis na ako, na-trigger na ako. Why are you crying na naman? Sabi ko. Tapos, sabi niya, sabi ko, am I hurting you? Yes, sabi pala niya. How am I hurting you? Am I spanking you? Habi ko. Tapos, no, habi niya. Oh, how am I hurting you? Habi ko. Tapos sabi niya, you are hurting my feelings. Para akong sinaksak. Hindi nga namin sila hina-hurt by spanking them, na hindi namin hina-hurt physically, pero sa pagsasalita ko pala, na-hurt ko yung feelings niya. And that was an eye-opener to me. Magmula nun,
medyo careful na ako sa aking pagsasalita, tone of voice, choice of words. And I'm really glad that Jared expressed that to me. Hindi siya natakot na sabihin yun sa akin. Kaya, pero ngayon po hindi na po iyakin si Jared. So, na-overcome po nila yung mga ganong ano, pagka-iyakin. So, next, second incident. Nung, di ba, pinapag-piano ko muna sila before sila makapag-play. Nung nasa grade 1 Thompson Lucena po siya, kinausap niya ako ng masinsinan, "Mommy, I don't want to play the piano anymore." So it's okay, Jared. I know it's hard at first, sabi ko. Pag master mo na yung mga ano, pag makatugtog ka na sa hymns, hindi na kita papag-practice, sabi ko. I-continue mo lang hanggang sa matuto kang makapag-play sa mga hymns. "No, Mommy, I don't really want to play the piano anymore," sabi niya. "Oh, bakit?" "Because I want to develop my talent in art," sabi niya. Sabi ko, nakipag-bargain pa ako. Sabi ko, "I'll buy you a Samsung phone." Sabi ko, "Just compromise tayo," sabi ko. "Just play for 20 minutes na lang, not 30 minutes. Nagustuhan po lang na mag-piano siya." Sabi niya, "No, Mommy, I really don't like to play the piano anymore." So, ma-feel mo naman na sincere siya sa sinasabi niya. So, pinayagan ko na po siya. Hinayaan ko na lang po siya i-develop. So, instead na mag-piano siya, nagda-drawing na lang po siya. And pinag-ipunan po namin na mabilhan siya ng pen tool. Kasi gusto niya rin nagda-drawing. Yung mga drawing na gusto niya tina-transfer sa computer. At ngayon po, dahil naman sa yun ang dinevelop niya, ang galing-galing na po niya ngayon sa pagda-drawing. And I'm glad na Jared expressed that to me. Kasi ayoko naman yung marunong nga siyang mag-piano, pero hindi naman siya masaya sa ginagawa niya. Ngayon, alam ko na kapag nagdo-drawing siya, masaya siya. And that's enough sa akin. And it is important for me na masaya yung mga anak ko sa ginagawa nila. So, yun po yung ano, yung sharing your feelings and thoughts with your children. It invites them to do the same to us. Yung third tip po is to be consistent. So, kapag summer time po, yun, wala po silang school. Hindi po ibig sabihin walang school eh, wala nang learning time. Sa akin po, sa bahay po namin, ang rule namin, pag morning, learning time, pag afternoon, play time. So, ano yung mga ginagawa nila pag learning time? Marami po akong nililistang mga options. Pipili na lang sila. May essay writing, write a poem, may origami, or mga YouTube tutorials, pinapag-paint ko sila. Marami, in-expose ko sila sa maraming bagay. Kasi gusto ko makita nila, ma-find out nila kung anong interest ba nila. And so, ganun po, consistent po kami sa ganun. So, pag consistent tayong ganun, madali na lang. Kasi the following summer, hindi ko na po sila kailangan sabihan. Sila mismo, "Mommy, what are our tasks for today? How can we play?" Parang ganun. So, ayan po. Ako po tuloy na pi-pressure na nag-ano ako, nag-research ako ng mga activities na pwedeng ipagawa sa kanila. Fourth tip, yung hold family councils po. Naalala ko, ginawa namin itong isa sa mga time na ginawa namin itong family council ay nung lumabas po yung children and youth program. So we explain to them kung bakit may children and youth program, kung bakit importante yon. And then we made them set their own goals that would help them grow physically, spiritually, intellectually, and socially. So sa mga physical goals, syempre pandemic po, hindi naman tayo makalabas. So pumili sila ng mga exercise, yung may mga walk at home exercise sa YouTube. Meron ding Just Dance. Okay lang sa akin yung Just Dance, basta pinapawisan sila at gumagala, okay na po sa akin yan. So yun, pili sila ng gusto nila. Tapos sa spiritual naman po, meron kami mga church books dito, yung The Saints. Sometimes they do indexing. Marami po mga family history. Lalo na po yung asawa ko sa family search siya. So marami po mga family history activities na sinasuggest namin na gawin nila. Sa intellectual naman po,
ito marami kaming options na maraming options na pwedeng gawin, no, para mag-grow intellectually. Ito yung mga pinili nila: piano, Photoshop, illustrator, tapos canacademy.org, goodtyping.com, mysteryscience.com, Operation Ouch, Homeschool Pop. Ang dami po, ang dami po sa YouTube na pwede nating, yung mga makabuluhan na pwedeng panoorin ng mga kids. So sila, since the whole morning learning time yon, so pipili sila, so they will do 30 minutes of piano, 30 minutes of Photoshop, 30 minutes of Khan Academy. Sabi ko nga, dapat magsulat na tayo ng libro ng The Power of 30 Minutes, kasi po nakita ko po talaga kung paano sila mag-improve by just doing those things 30 minutes a day. And I'm grateful po na meron tayong ganitong program sa church, itong church children and youth program para sa mga bata. Tapos yung sa social goals naman, yung mga pinili nila, play board games together, talk to cousins, call the grandparents, mga ganun. So sila po yung pinapili namin. Tapos pinagawa namin sila ng checklist. Tapos yun, chine-check nila every day kung anong nagagawa nila. Tapos ipapakita sa akin yun para yun yung ticket nila para makapag-play sila ng computer in the afternoon. So yun lang po yung 4 tips. Sa pagbibigay punishments naman po, yung una ko, I call this PPI. Kasi hindi nga po kami namamalo ng bata. So kapag kinadel, kukunin na ni Dave, asawa ko, tapos dadalhin niya sa kwarto. Tapos mga 30, 40 minutes po sila doon. Tapos, pero ang gusto ko naman, pag si Dave ang kumausap, after nilang mag-usap, okay silang dalawa. Parang hindi, wala nang iyak, okay sila. Magaling po talagang communicator si Dave. Tapos tinatanong ko, bakit, anong ginawa mo? Bakit kumalma na? Inayaan ko lang siya magwala sa kwarto, sabi niya. Tapos nung okay na siya, nag-usap na kami. Yun nga, sometimes po yung mga bata, dahil hindi nila ma-handle yung mga emotions nila, kaya nagwawala pag minsan nagtatantrum siguro. Kaya hayaan lang muna, bigyan sila ng space. Tapos saka sila kausapin pag okay na sila. Another punishment po, nung malikot sila sa sacrament, nakakainis po yun, yung nakaka-disturb po sa iba pag nag-misbehave sila sa sacrament. No? So ang ginagawa namin, pag-uwi, after lunch, pinapaupo ko po sila sa isang chair. Tapos pinapaupo ko sila doon ng 1 hour. Wala silang gagawin, uupo lang sila ng 1 hour. Kapag tumayo sila or may nag-misbehave sila, hindi sila makapaglaro the following week. And I'm firm. Kapag sinabi kong ganun at nag-misbehave, talagang gagawin ko yun. Hindi sila makakapaglaro for that. Kasi po, kung di tayo firm, hindi nila tayo paniniwalaan next time. So, yun po yung ginagawa ko. Ginagawa ko lang po yun. Kasi kapag after 1 hour, no, okay na sila. Sabihin ko, see, you can behave naman pala in 1 hour. So, let's practice doing that at church. Sabihin ko. So, pag nasa church na kami, tapos nag-misbehave, should we do the sitting exercise again at home after church? Tapos alam na nila nun. Tapos magbe-behave na. Pero there were mga 3 or 4 times din namin ginawa yun bago talaga. Sometimes they try our patience, they try us kung talagang gagawin ba natin. So we really need to be firm. Kapag sinabing gagawin natin, gagawin natin. Another punishment. It's a fun punishment. Pagko-color sa coloring books. Ito natutunan ko sa isang mommy sa Relief Society, na share niya, this is also effective to adults, na kapag upset ka or stressed ka, mag-color ka, parang nakaka-relieve yun ng stress. So kasi sila, kapag kunwari may nag-away, may dinisobey sila, sabihin ko, you color 5 pages. So magdadabog, why 5 pages? Oh, what do you want? 5 pages o 10? Tapos sabihin nila, 5. Tapos magko-color na sila. Sa unan, dabog sila. Ganon-ganon, ang pangit ng pagka-color. Pero pagka 5th page na po, ang ganda na. Tapos medyo nakalma na sila. Mommy, I'm done.
So, yun lang po yung mga punishments namin sa bahay. Tapos, ito yung pagbibigay rewards naman. Pag may mga school accomplishments, yun, ano lang, we eat out. Pero, kapag yung mga small accomplishments naman sa bahay, ano lang, more on praising lang kami, giving praise. Pero honest naman. Kapag may nagawa yung bata, talagang OA kaming mag-praise. Lalo na po si Jessie, yung panganay ko, kasi unang apo, unang pamangkin. So excited kami lahat. No? Kapag meron siyang accomplishment, kung na-identify lang niya yung isang letter, ay, ang sobrang smart naman talaga. So, OA kaming mag-ano. Kaya feeling, lumaki si Jessie na confident. Feeling niya ang galing-galing niya. So we continued that sa mga other kids namin. And ang gusto ko naman doon, talagang feeling talaga nila magaling sila. Nag-excel naman na sila sa school. I think nakatulong 'yon na mag-build ng confidence nila. And yung effect ko ngayon kasi may 4-year-old kami, no. Excited po sila lahat kasi 4 boys 'yan, tapos yung fifth namin, yung bunso, girl finally. So excited talaga sila lahat na magka-sister. At kahit konting ano accomplishment lang ni Julia, talagang pinipraise nila. And yun lang po yung rewards na meron kami sa bahay. One thing I realized din as a parent ko is we should learn to trust our kids. Kahit po mag-disagree yung mga kapatid ko, I think hindi naman po ako strict. Binibigyan po naman din namin ng malawak na boundaries yung mga anak namin. We let them explore as much as possible. We allow them to govern themselves, lalo na po yung dalawang panganay namin. Hindi ko na po sila masyadong chinicheck. Sinasabi ko lang sa kanila, guys, hindi ko na kayo chinicheck, ha? Kasi I want to learn to trust you. Tapos I ask them, can you be trusted? Sabi nila, So makita mo na may doubt pa rin sila sa sarili na they will choose the right without being supervised na. Pero yun po yung goal na they will develop that confidence that they can choose the right without being supervised. Gusto ko po sana na before sila lumabas ng bahay, permission or college, ay maging confident na sila sa sarili nila. That they can do it, that they can accomplish things, that they can choose what is right kahit na wala kami sa tabi nila. Ako po, yun yung feeling ko na meron ako nung bata ako. Kasi yung parents ko, binigyan din nila ako ng responsibilities that made me develop my trust in myself and that made me think that they trust me. Kaya dati po, sa Pampanga po kasi ako, no, dati gusto ko lang talagang mag-aral sa Angeles. Pero yung mami ko po, May, mag-aral ka sa Manila. Sabi niya, I want you to develop your wings. Parang maging independent ka. Parang ganon. So, yun po, nag-aral po ako sa Makati ng 1.5 years. Tapos, nag-BYU po ako ng 18 years old. First time ko pong sumakay ng eroplano at first time ko pong pumunta ng ibang country. Na-surprise nga po ako na nakayanan ko yun. And I thank my parents, no, for helping me develop the confidence I need para magawa yung mga yon. At nung nasa BYU na po ako, I was very careful with my choices because I value my parents' trust. Alam ko po na may trust sila sa akin. I will do what's right. So, lagi ko pong inaalala yun. So, yun po. Sana po yung sa mga kids namin, ma-prepare namin sila sa kanilang future adventures in life sa tulong ng mga rules and boundaries that we set together in our family. So that's all lang po. Thank you. Thank you so much po, Sister May. Grabe, sobrang dami pong namin natutunan sa inyo. Siguro, favorite ko, no? Sobrang ganda po lahat. Pero favorite ko na sinabi niya is yung maintindihan ng kids natin na ang rules are there not to torment them, no? Or to give them hard time. Dapat maintindihan nila ang may rules because we love them. And mas magiging willing sila to obey. And meron palang such thing na fun punishment, no? So, thank you. Thank you so much for Sister May. Thank you so much. So, ngayon po,
magbibigay tayo ng 5 minutes na open natin yung floor for question and answer. Siguro 1 or 2 questions para marami pa tayong time sa other two speakers natin. Sige po. So, 1 or 2 questions para po kay Sister May. Pwedeng mag-unmute po kayo or i-chat me. Sige po. Hi, Sister May. Hello. Hi, Sister May. Hello po. Sino po? Guess who am I? Sister Makapag-aayos po. Yes! So, actually, sabi ko, hindi, parang sabi ko naman ako mga maliliit na bata na para mag-join. Pero sabi ko na nakita ko yung isa ka sa mga speaker. Eh, sabi ko, gusto ko mag-join. Sabi ko, gusto makita si May. May lagu ka. Thank you po. Ay, yeah, ano po yung question niya, sister? Question ko? Wala akong question kasi wala akong kids. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Thank you po, thank you. Na-miss lang kita, yes. Thank okay. you. Ako, na-miss po din yung mga sister sa Angeles Ward. Oo nga eh. May fan ka wala, na sister, ito na rin ako sa fan mo. Hindi ako nakakasimba, 70 na ako, sister. Nadami yung follower. Meron pong question na nag-send sa akin. Apo, meron sa ano, no? Sa chat. Pwede mong basahin, ano, na? Parang private ata niya sinan. Sabi niya po dito sa question, ay, taga lang, sabi niya. Kailan daw po ba, at what age appropriate to set rules sa mga kids? As young as what daw po to set rules? Basta nakakaintindi na po yung bata. Mas maganda, the earlier, the better. Correct. Pag mga two years old, mga ganun. Wow! Tulad na ano, simple rules lang, na kapag nag-play sila, pakilinis nila. Yung mga ganun ba? Yung mga simple rules lang. I think. Thank you for that. Ako po kasi may 5-year-old at saka 2-year-old. So, kailangan na namin ayusin yung rules namin dito sa bahay. Thank you for that po, Sister May. Tsaka nakakaintindi po sila. Question nakakaintindi po. Yung mga bata. Huwag nating i-underestimate na hindi nila naintindihan. Nakakaintindi talaga sila. Thank you, Sister May. Yes, the po. Last question po for Sister May. Sino po yun? Ako po, may question po ako. Naririnig po ba ako? Yes po. John, yes po. Maganda po kasi meron po akong 4 years old tsaka 1. Parehas sila lalaki. So si 4, medyo nag-e-explore na siya. So we try to set rules and we try to stick to it. But there were times po na talagang itetest talaga nila yung patience namin mag-asawa. Kung minsan may times na sobrang pagod ka maghapon. And madidrain ka talaga. So parang minsan yung rules, parang gusto niya nang i-break. So para lang tumigil na siya kata-tantrums, gusto niya nang ganito. Pero hindi pa siya nati-clean up, kaya hindi ko pa siya binibigay ko ano yung gusto niya. Pero minsan, nabibreak ako para lang, kasi pagod ako, ayoko na ng stress or ano. Minsan I give in kung ano yung gusto niya na ibibigay ko na lang para tumahimik. Tama po ba yun? Or kung hindi, ano po yung tamang gawin sa ganong situation? Thank you po, sister. Sige, kung ako sa situation mo, hindi ako mag-give in dun sa gusto ng bata kasi lalo akong mahirapan sa pagbigay ng rules next time. Kasi, ay, nabibend pala yung mami ko, nauuto yung mami ko, parang gano'n, natitest yung, nag-give in pala siya. So, ako, natutunan ko naman sa previous mindful parenting kay Dr. JV ba yun? Si Dr. JV Canlas. Kapag ganon na pigang-piga na tayo, i-time out po natin muna sarili natin. Bunta muna tayo sa banyo or sa room, magkulong muna tayo ng 5 minutes. Mag-relax lang muna tayo para mag-recharge para paglabas natin, hindi tayo high blood pagharapin natin yung ano. Tsaka mas ma-relax yung mind natin, mas magiging tama yung magiging parang kasi tutulungan man tayo ni Heavenly Father. Ako, I believe that, no? We are all, because we are
all entitled to personal revelation. And I think kung calm tayo and ano, mas mararamdaman natin yung Holy Ghost at tutulungan tayo kung anong dapat natin gawin, anong approach. Kasi iba-iba yung mga ano, kids, eh, iba-iba yung personality, dapat iba-iba yung approach. And for me, I depend sa Holy Ghost talaga kung ano bang magandang approach na gagawin sa particular na bata na to. Yun lang po, na-answer ko yung question nyo. Opo, salamat sister. Thank you sa magandang questions niyo, sister. Thank you, Sister May. Marami kami natutunan sa'yo, no? Ngayon, move on tayo sa ating second speaker. Siya po ay may apat na anak. Four daughters, no? Meron siyang four daughters. And she is an Amazon best-selling book author of Finding My Heart. Parang excited ako mabasa yung book na to, no? And today, she will educate us, no? Na tayo kasi, di ba, bilang mothers, we tend to focus on tasks. No? Ang dami nating ginagawa. Child rearing, responsibility natin kay hubby, house chores, at iba pa mga bagay na minsan nawawalan na talaga tayo ng time sa sarili natin. So today, tutulungan tayo ni Sister Eve, no, Eve Saleta, na mas matulungan yung sarili natin. Paano ba hindi mawala yung passion natin sa ating sarili, sa motherhood, at yung part ng life, no, yung hindi tayo ma-burn out, no? Kasi nga, di ba, ang daming demand sa buhay natin. So let's all welcome moms, ang isa sa pinaka pwede ba na magsalita tungkol dito, si Sister Eve Saleta. Sister! Okay. So, good evening, sisters. Thank you very much, no, kay Sister Nyla at saka kay Sister Villanueva, no, yung first speaker natin. She is a very good speaker, no. Ang galing niyang magpayo, no, regarding motherhood. So, ako, I am, sabi nga sa introduction, I am a mother of four girls. And tonight, I'm going to talk to you, no? It's a very, very nice topic, no? Pero some of the things that I will tell you tonight, kinuha ko po ito sa isang wife din, no? A mom and a therapist and also a writer, no? She's a... Chrissy Powers, and she lives in San Diego, California. No? Now, ang ating byword for tonight, dear sisters, no? So I think all of us here are members of the church, no? This is my first time to join you in this webinar. So I think all of us are members of the church, no? And I would like to remind you or to reiterate, no, yung byword natin for tonight is: the world needs us to pursue our passion and be true to ourselves. No, so as mothers, paano natin gagawin po yan, no? First and foremost, dear sisters, no, mga mamshies all over. I think we have here some, no, who are outside the country, no. So I would like to introduce to you myself. So I would like to share my screen with you tonight. Okay, so makikita na nila. All right, no. So, this is a photo of my family, no. Now, I am Maria Evelyn Nueva España Quilla and Soleta, a mother of four girls, no, and with one being a special girl. She's our third daughter, no? Si Ella ang pangalan niya. So my husband and I are now grandparents of two girls, no? And my husband, he's a happy guy, no? Who is a very good cook, no? And also, hindi ako katulad ni Sister Villanueva, no? Kasi medyo strict siya, pero I can see na magagaling ang mga anak niya, no? Ako kasi, I am an Ilongga. So I was born and raised in the province of Iloilo. Hindi ako masyadong marunong magalit, no? Kung magagalit man ako,
hindi sila naniniwala sa akin, no, yung mga anak ko, no. So, here at home, parang ano kami, parang hindi kami masyadong very, ano, yung stricto, no. And ganun din yung husband ko, although he's a Caviteño, mga matatapang sila. Kami naman, ako naman, ay medyo malumalay nung magsalita. Now, I would like to thank also Sister Nyla, no? I think we met through a common friend. Actually, hindi pa kami nagkikita, no? We met only through Facebook. So, we were, we have a mutual friend. I don't know if you know Miss Ayo Gutierrez, no? Magaling siyang coach, no? Book coach. And also, she is a member of the church na marami siyang alam tungkol sa not only parenting, but also sa mga pag-publish ng mga books and the courses that we should take. No? Now, tonight, to give justice to the topic which was assigned to me, no? Ang topic is very nice, no, dear sisters. How to not lose ourselves in motherhood. So, lahat tayo dito, I think, tonight are all mothers. I know that before we became mothers, we were once artists, singers, probably basketball or volleyball players, or even managers and teachers. Tama, di ba? Pero ano po ba nangyari? Do you know what happened? We were lost, no, in the labyrinth of our motherhood calling that we forgot who were we before. So itong pandemic na to, no, hindi lang maganda, no, hindi lang may mga gaganda din ginawa sa atin, no, but this pandemic has put more pounds to our once slim bodies, no. Marami na tayong mga gray hairs and double chins, and since we work from home most of the time, parang it's all right, no, to wear dusters and to not bother putting on makeup or even combing our hair anymore. So yung mga diets and exercises are put on hold because nobody would see us anyway, no, except our husbands who are also growing beard, no, and mustache as well. So who cares? Now, dear sisters, no, I love motherhood so much. One of my beloved definitions of motherhood is this. Motherhood is the extension of someone else's fears, hunger, disappointments, separate them and they both die. So a calling that demands so much and rewards so highly. We are so caught up in our motherhood responsibilities that we forget to listen. Listen to what? We don't pay attention to our former selves anymore. We are drowned in the rivers of our duties to our babies, our high school and college students, also known as our teenagers. Now, there's a story, no, which is told that a mother who is drowning emotionally as she meets the needs of a crawling baby and the husband who works full time. Now, this mother has forgotten a huge part of what she was before, and that she was once an artist who doesn't have time to create anymore. All of a sudden, the artist in her has died. So tonight, let's remember the byword again, no? The world needs us to pursue our passion and be true to ourselves. So it is a false notion, sisters, to give 100% of ourselves to our children all the time. If this is our thinking, we aren't 100% a good mom. So ako rin, no, I am guilty of this too, because having a special child does not exempt me from thinking this way. So kinakanta ko na lang palagi is, you know, I have two hands, the left and the right, no? When it is impossible to be present 100% all the time. So ano pong gagawin natin, no? Sinabi po kanina ni Sister Villanueva, no? Is we have to pray to Heavenly Father that if we cannot make it, no, he will teach us how to make it. So I know that this is happening to you too. So some of you here, probably, hindi ko masyadong nakikita, no, kung sino yung mga umaattend, but
I would like to tell you that I love to write. Writing, no, ang pagsusulat po completes me. I enjoy expressing myself in writing poetry and stories. If I don't listen and pay attention to the other part of me that craves, no, yun, yung pagsusulat, I get resentful. But if I slow down a little bit and divide my time between writing and motherhood, I feel happy. And the joy radiates and overflows to my children and to my husband. By permitting myself to be me, my family is not only happy for me, no? I am also happy for myself. So tonight, I would like to give you some thoughts and tips, no? On how to pay attention to ourselves so that we won't lose ourselves in our motherhood calling. So I would like to share again my screen. Number one is to embrace all parts of you. Okay? So nakikita natin dyan, no? Sa screen, no? Embracing all parts of us as mothers. Now, acceptance is always the first step in changing. Embrace the fact, no, mothers, that you like also to share your voice, that you want to go back to school, that you need more time to paint or to write or to do needlework. Our family needs to know about this too, no? Kailangan alam ng pamilya natin na may mga hilig tayo, may mga bagay na dapat nating gawin even though we are so busy with our motherhood calling. Okay, number two is to stop trying to make your children fulfill you. Yan. Ano po ba ang ibig sabihin nito? No? So, that's a lot of pressure na to put on our child. Children can sense when we are looking to them to complete our goals and dreams. So na alam naman ng mga anak natin yan, no? So when they come into this world from day one, they are saying to us, I am not you, I am me. So raising children can be extremely fulfilling. However, when our kids mess up or fail to meet our expectations, it should not affect our self-worth. Stop comparing our children. If they fail the family's expectations, be there for them. Never reiterate over and over again a mistake they committed. Yes, we are affected too, but remember that as parents, they need a safe place to be, and that place should be in our arms. Okay, number three po is make time for yourself. Okay, so dito, that was me, no, many, many years ago, and my husband. Wala pa ho kaming mga puting buhok dyan. So we have to make time, no, for ourselves. Now, this is much easier to write than actually do. Pero alam ko po, no, in most Filipino household, meron tayong mga yaya, no, sa lalo na pag may mga anak tayong maliliit pa, may mga toddler, no, or even kahit na malalaki pa, no, usong-uso ang yaya. Ewan ko lang ngayon, no, pero dati napakadami kong yaya, no, kasi nga I was so very busy, no, sa aming business. At the same time, marami ring callings kami, no, as husband and wife. Pero let's remember, dear sisters, that we also have to make time for ourselves, no? Kailangan natin din lumabas paminsan-minsan. Ngayon, hindi pwede, no? Pero pagtapos na itong pandemic, we can always do that, no? And go out with our husband. So we have to be thankful, no, that we have extended families na pwede nating iwan ang mga anak natin, no? Although it's hard sometimes to do that. Okay, so number four, ito, kailangan na natin ang tulong ng ating asawa dito. Ask dad, okay? So, kailangan ang asawa, ang husband, may contribution din sa pamilya. Of course, no, they have most of our husbands, no, alam ko may mga big callings, no, de, sa simbahan. Pero hindi yan ang dapat dahilan na they have to participate in so many activities inside the home with their children. So sa mga panahon noon before the pandemic, we saw
husbands in grocery stores with a baby, you know, on his chest and a toddler in his hand. So in today's world, fathers need to have a piece of the household chores also. Significantly now, mothers can also work to make both ends meet, no? Minsan sinasabi natin, bring home the bacon, no? Pero ang mga nanay, they bring home the bacon, but they cook it too. So sa amin, no, hindi kasi po ako talaga marunong ako magluto, pero not as mas masarap sa pagluluto ng husband ko, no? Kasi magaling talaga ang mga kabitenyo, dear sisters. Kung ang mga kapampangan ay magaling magluto, mas magagaling yata daw ang mga kabitenyo, no? So sa amin dito, ang tagaluto ay yung asawa ko, no? And then syempre kami taga-kain. Pero ako kasi, pag nagluto siya, dear sister, expect nyo ang kusina parang karambolang ewa, no? So, ako naman hindi ko talaga matiis na hindi lilinisin. So, ako okay lang maglinis, no? Mag-imis. And at the same time, ang husbands natin, no? Hindi lang siya, I don't know, kasi ay nakikita naman natin, no? Yung mga foreign husbands. They take part, no, in the household chores. Minsan sila mga by profession, mga doctors sila or dentists, pero sa bahay, no, they change diapers, they wash dishes and do laundry, no. Pero sa Pilipinas, bakit nga ba hindi masyado natin nakikita yan sa mga lalaki dito, no? Pero I think it's time na as members of the church, we are parang tayo, no, nagiging westernized na tayo that our husband should also take part in the household duties. Okay, so number 5, ito, maganda to. Saying no to mom guilt. So dyan, picture ko po yan, no, with my book. Okay. So, mothers, yan, mga lahat tayo, mga nanay, have time for yourselves also. So ako, no, all my life, I've always wanted to write my own poetry book. I started to write when I was little, no? 6 years old ako, I already did my first poem, no? But the ones I put inside my 2 poetry books now, tonight I'm going to share, I'm going to do a little plugging and a little advertising. So these 2 books, sisters, yan. Okay. I published my first book. Ang title niya is My 20 Poems. Okay. So, I was 40 then, no, when I published it. And I believed in myself. I never gave up. Sabi ko, kailangan kong mag-publish ng another one, which is thicker. Kasi this is only 20 poems, no? So, you know what I did, no? I wrote anything under the sun. Motherhood thoughts and struggles along the way. So, ang pangalawa kong libro ay ito. I think Sister Nyla, no? Sister Nyla bought one. Yan. Okay. So, I was a busy mom also, no? Because I tended to our business and supported my husband. Also busy in his calling. But I never forgot to write despite my busyness and weariness, no? I collected what I wrote, dreaming that one day I will publish another book. I think si, ano pala andi dito, no? Si Sarah? Ay, si Sarah Pipit? Yeah. Hi, good evening. Yeah, thank you also for purchasing my book. Thank you so much, no? So, alam ko, no, that there was so much to write about, no? Ordinary things that were special to others, but were very dear to me. So, alam ko, no, as a mother, no, I needed to document every memory that I have of my children, no, of my family, in writing. So, my children were growing and so did I, no? I was very supportive with their choices and they supported me. I love my family, no? My husband and I felt we have been blessed so much, so we decided to go on a full-time mission. Hindi ho kasi ako nag-mission when I was younger, no? Ang husband ko, he served
deserve before, ako hindi. So sabi namin, malalaki na yung mga anak namin, no? So we served a mission sa church office, no? Kami po yung unang area communication missionaries, no, sa simbahan. Now, after ng mission namin, that was last year, no, November. Device sleep na, please. I met Sister Ayo, no, Sister Ayo Gutierrez. And fortunately, no, siya po yung tumulong sa akin na mag-publish ng aking libro. Now, dear sisters, you know, at 61, no, imagine you, it took me many years, no? I, at a lowly housewife who wrote about anything under the sun, no po, and with my family's support to let me create myself while I was creating my book also, no? So I want to tell you, no, humbly and gratefully, ang libro kong ito ay collection po ito ng mga poetry na ginawa ko noon, no? Mostly about motherhood. Okay, so ito po ay naging Amazon bestseller, and gusto ko rin po sabihin sa inyo na masaya ako, no, bilang housewife na nagkaroon po ako ng ganitong opportunity to write my own book and to share and to inspire others, no? Hindi ho sa pagyabang, pero I want to inspire people na even if you're 16, you're 61, or any age, no? Kung talagang gagawin mo ang lahat and you will, you don't stop dreaming, magkakaroon kayo ng, you will be happy with a dream, and you will pursue, no, yung passion nyo. Okay? So, I would like to share with you tonight, no, in parting, ang sinabi po ni Oprah Winfrey na talagang gustong-gusto ko talaga to i-share, no, with other people. Sabi po ni Oprah, have the courage to follow your passion, and if you don't know what it is, realize that the purpose of your existence here on earth is to find it. Okay? So, hindi natin pwedeng, nanay lang ako eh, sa bahay lang ako. No, dear sisters, no? Lahat po tayo may purpose in life. And kung hindi po natin nakikita daw yan sa ngayon, no? Lalo na yung mga medyo bata-bata pa dito, mga nanay, no? Kailangan natin daw hanapin po ito, no? Let's find our purpose para yung existence natin ay hindi ho maging go to, you know, not nothing, no? Now, also, my beautiful sisters, no? Tonight, I'm going to read to you. So, dahil May pa naman ngayon, no? Mother's Month, no? I'm going to read to you a poem, no? Na alam ko makarelate kayo lahat, no? So, this is my parting words tonight, okay? So, okay, so, ang aking, imagine nyo sisters, no? Sinulat ko po pala ito, May 8, 2010. Tagal na nito, no? 2021 na. So, kumpleto pa sisters, no? Saturday, 2 p.m. sa bahay namin dito sa Cuevas, Noveleta. Taga Noveleta, Cavite po pala kami, sisters. So, ang title po ng poem ko is Thoughts on Mother's Day. I wouldn't have had known the pains and joys of having children until I became a mother myself. I marveled at each girl's step, her first word, the first prayer uttered with much difficulty, and all the other firsts that followed. Who would not remember the endless and silly questions asked out of nowhere, or the countless times I was given and told, "Mommy, flowers for you." Usually, these colorful flowers were picked on the chapel's grounds.
and were given after Sunday meetings. I can still picture each girl running to me with flowers in her hand. Then I would melt with happiness. And after returning each girl's kiss, I would look towards heaven and thank God, imploring that these misses would remain the cute little imps forever. But soon they grow up. With each new day, a revelation comes to me. I am mother, so close to God. I am his instrument in many ways, like my own mother, Felicitas, was to me. I must develop patience, unconditional love, virtue, hope, purity, faith, strength, above all else, love of God. As I build my girls' characters, I too must build mine, that someday, when I face my maker, I will truly account to him his children who were once mine. Deep in my heart, I pray that each girl will fondly remember that once on earth, I was Maria Evelyn, their goodly mother. So yan po, dear sisters, thank you very much for bearing with me. And thank you so much once again, Nyla, no, for this invitation. Thank you. Thank you so much po, Sister Eve. Actually, ako na po magtuturo ng unang question sa inyo. No? Sobrang ganda yung mga share niyo. Pero, Sister Eve, kailan kayo ulit nag-start mag-write? Nung nagka-anak kayo, yung daughters niyo, or ilan na yung daughters niyo, and then, kailan kayo nag-start mag-write? Okay. Uh-huh. So, I started to write when I was 6, no? And then, after that, nung high school ako, nung college ako, I wrote in our school paper, no? Yung school publication. And then, I used to be a ghostwriter also, and I submitted the mga articles and stories ko sa mga women's magazine, no, sa women's journal, sa mad magazine noon, no. And then when I got married, no, nagsusulat ako pero just for my own ano lang, parang para lang sa akin, no. And then sabi ko, why don't I collect these things, no, yung mga sinusulat ko. So lahat ng mga sinulat ko may kinokolekt ko yan, no, kasi sabi ko I want to have the time na magkaroon din ako ng libro, kasi yun talagang gustong-gusto kong gawin, no, to publish my own book. So at the age of 40, medyo sinabi ko doon, sabi ko why not, sabi ko ganun, meron na akong mga collection, no. So I titled my book My 20 Poems. So yun na yun, no. Pero yung book na yun, it didn't sell much kasi nga hindi ko pa na-meet si Miss Ayo Gutierrez, no. Hindi ko pa alam kung paano iano, no, paano ibenta. So nag-mission kami, and then I was so busy with my own children, raising them up, teaching them, you know, alam mo naman ang motherhood, hindi naubusan tayo ng trabaho, no, ng pag-aalaga sa mga anak. So during those times, yung mga nag-growing up years ng mga anak ko, hindi ko masyadong na-fulfill yun. But then sabi ko sa loob ko, I will one day, no? So yun nga po, no, sisters, last January na ano ko yun, nagawa ko po yun. I published my book, yung second book ko, Finding My Heart, ang kanyang title, no? So yun. Thank you po! Mm-mm. Thank you, sister. So, I learned na hindi pala kayo agad nag-stop, no? Nung early marriage, nag-write kayo. Pero nung in the middle, daughters, din kayo medyo nag-lilo. And then, binalik niyo yung passion. Yes, okay. So. Thank you so much po. Yeah, Pam. Alright. Ngayon, dahil meron na lang tayong konting time, no? I-reserve na natin yung question natin for Sister Aid and Mommy Trude sa last part ng ating meeting. Introduce ko na po ang ating last speaker tonight. We are privileged na kasi nasa Oregon po siya ngayon. So good morning po sa ating last speaker tonight. Okay. Topic po ngayon is
i-educate niya tayo. Kumusta ba ang pagiging grandmother, no? Kasi di ba parang PhD level na to ng motherhood eh, no? So ano ba yung mga na-learn niya bilang isang mother, grandmother, and ano ba yung legacy na gusto niya na maiwan sa kanyang grandchildren? So let's all welcome si Mami Trudy Person. Okay. Bago ako mag-start, ano, ay, kasi dito ang the time is 5:40. So nag-start ako 4 o'clock kasi hindi ako masyadong nakatulog. Nagkaroon ako ng anxiety dahil dito sa participation. But first, I would like to tell Sister Soleta, Soleta, no? Bibili ako ng libro niya, Sister. I want to have a copy of that book by hook or by crook. Kasi, and also I would like to consult you how to make a book. Kasi yan talaga ang iniisip ko now that I am a grandma. Okay, basta ano mo yan. Na I want to have connection with you separately. Wag na dito sa ano dito sa Zoom natin. Baka yung iba inaantok na. All right. Okay. Ang topic actually na nabigay sa akin ni Sister Nyla. By the way, sisters, Nyla is my youngest daughter. At yan si Nyla, ang full name niyan ay Nyla Irma Mina. Eh, kaya Nyla Irma Mina yan. Yung Nyla, galing yon doon sa aming Director General, si Dr. Niall Brady, when I was working at the International Rice Research Institute in Los Baños, Laguna. When I got employed at that institute, Dr. Niall Brady was the Director General. So I was working at the communications office of the institute. Ano yan eh? Part ng administrative office ng Director General. Kaya close ako dyan kay Dr. Niall Brady. Sabi ko, pag ako nang anak, ipapangalan ko sa anak ko yon. And we were hoping to have a baby boy. Kaso, we got 5 daughters. So, 5 babae ang naging anak namin. At yan si Nyla, ang bunsong babae. Kaya sabi ko, nako, ano ba papangalan ko dito? Nyla Brady. Nyla. Sabi ko ganun. Tapos, in the Philippines, ang pangalan ko ay Irma. But here in America, my name is Edel Trudis. Kasi nung papunta na ako dito sa America, I found out na hindi pala Irma ang pangalan ko na sa civil registers ng ating ano ng ano nga yon yung dati nating census. Nakalimutan ko pa. So wala akong Irma, kaya sabi ko, teka, kailangan maalala ako ni Nyla pag namatay ako. Kailangan yung pangalan ko nakadikit sa kanya. Sabi ko, Nyla, Irma, Nyla, Irma. Tapos dinugtungan ko ng Mina. Kasi there was an after ni Dr. Brady, we had another director general na Indian ito, si na ang asawa niya, we call her Tita Mina. Ang bait ng Indian lady na yan, asawa ni Dr. Swaminathan, napakabait sa amin. Sabi ko, gusto ko kasi mabait yung si Tita Mina. Idudugo ko din sa pangalan ni Nyla. Kaya naging ang tunay na pangalan niya ay Nyla Irma Mina. Yan, narag person Burgos. Humaba. So yan yung konting background, ano. And so out of these 5 daughters, meron akong 3 grandkid kay Ivy, siya ang unang nag-asawa, and then 3 grandkid with Irene Joy Reese, siya yung pinuntahan namin dito, nag-sponsor sa amin, and then 3 na ngayon kay Valerie, naunahan si Nyla, and then 2 lang kay Nyla. So I have a total of 11 active super grandchildren. And to answer the first yung topic ko, i-connect ko na para diretso na rin ako, no. Joys and blessings of motherhood. Alam nyo,
na-realize ko ang pinanggagalingan ko ngayon ng joy is ang aking mga grandkids are a source of joy. Ito, patutunayan ko sa inyo kung bakit. And, hindi ako marunong yan eh. Ang galing ni Sister Suleta na kapag share screen siya. I don't know how to share my screen, pero pag-aaralan ko yan. Ito ang isang pinanggagalingan ko ng joy, ang mga apo. No? Kaya, alam niyo ba, pag-aasawa, marriage, motherhood, ang isang blessing na nakukuha ng isang grandma na katulad ko ay ang mga apo na talented at saka matatalino. Okay. Okay. Wait. For the joy. Sing a song for grandma. Wait. I want to be kind. Wait. Kind for everyone. Oh, okay. I'm going to introduce to you itong eldest apo ko kay si Chami. Paano ba yun? Ba't hindi ko nakikita? Paano? Ayan. Kami yan. When my mother calls me, put the yellow day. For mother do is what is best each and every day. Jesus loved the little children, the ones like me. He will bless and help them and take them on his knees. I love to see the temple. I'm going there someday to feel the Holy Spirit. To listen and obey. For the temple is a house of God, a place of love and beauty. I can tell myself while I am young. This is my secret beauty. Thank you, that's all. All right. Yan ay si Chami. Chami Yami ang tawag ko dyan. Yung five songs na kinanta niya, tinuro ko sa kanya yan, sisters. Kasi ang isang iniisip ko, paano ako magkoconnect, pandemic. So, sabi ko, kailangan makausap ko itong mga apo ko. So, I tried talking to Chami by Facebook Messenger. And then sabi ko, kailangan magkaroon ng meaning, very meaningful ang interaction ng mga apo ko sa akin. And dahil lang isang advocacy ko talaga is music. Sabi ko, the best way to teach little children the principles of the gospel is through spiritual music. Alam nyo, yung limang kanta na yan, kindness begins with me, Jesus loves the little children, Jesus said love everyone, yang when my mother calls me, quickly I'll obey, at saka yung I love to see the temple. Tinuro ko yan kay Chami, I think in just 1 week. Ang bilis niyang na-pick up. Kaya nung sabihin ko kay Val, Val, paano yung pakatayin mo naman si Chami? Ang una niya, she in the nani. Yay! Yeah. Sa kanani. Kanani house. Kanani house. She introduced herself, I am Charlize Dulang, 4 years old. Alam niyo itong nung ibig pa isend sa akin to ni Val. May mga moments ako na nai-emotional ako, no? May anxiety din ako, tsaka dito sa Amerika, kaming dalawa lang ni Father. So talagang very challenging ang mabuhay dito. And the fact that we are existing here, na nagwa-work pa rin kami. I work as a caregiver and then brother person works in the maintenance. Ano, electrician kasi siya. So we help each other so that we will survive. We do not depend on anybody. Pero we still work for our living. Ganyan. Kaya kapag ka meron kaming concerns, alam niyo ang gagawin ko, nasan ba to si Chami? Pupunta ako dito sa ano, tapos pakikinggan ko si Chami. Mawawala lahat, mabubura lahat ang aking iniisip o yung mga problema ko o emosyon ko. And then, alam niyo, I will feel so very, very joyful and happy. Nakikita ko kasi, ang source ng joys and blessing ko is seeing my children, my grandchildren,
develop a faith and love for our Lord Jesus Christ. Yan ang ano ko eh, na makita ko sa pag nakita ko sa kanila na de-develop yung faith nila and love nila, I feel so happy. So, seeing your children and your grandchildren grow in the gospel is a source of joy. Yun lang, yun ang pinaka-importante. There are so many other things, but I'm not going to discuss more. And the other thing, Father, sabi ko, tulungan mo ko. Ang dalawa lang yan eh. And yung makita ko ang aking mga anak, ang aking mga apo na they learn how to choose the right way and be happy. Mapili nila ang tamang choices. For example, ako hanga ako, of these five children, binag-asawa na yung apat na yan. I'm so happy to show you. This is a tarpaulin of Nyla and Mike's marriage. They got married at the Manila Temple. And then this other one is the tarpaulin of the marriage of Valerie and Bernie sa Philippine Cebu Temple. Alam nyo, I am so happy that all these four daughters, I've already got married at the Manila Temple, Nyla Manila Temple, Valerie at the Philippine Cebu Temple, and Irene Joy at the Bountiful Temple in Utah. Bakit masaya ako na nakita ko sila? Alam nyo, itong pinag-uusapan natin, mindful parenting. This is actually speaking about families. And I believe that families are forever. And in order for families to be forever, kinakailangan talaga ang foundation nyo ay tama. You very well know in the church, hindi ka basta makakasal sa temple if you are not clean and pure before the Lord. Because we have to obey the law of chastity. You can only be married in the house of the Lord if you are clean and chaste. And these girls, I'm so happy because they grew up in the church, in the gospel. So when they finally decided to marry and have a family and become future mothers, ngayon mother na sila. Tama yung kanilang foundation, tama yung simula nila na nag-decide silang mag-asawa and magpakasal sa temple. I believe that this is not a perfect companionship or couple. I am not saying that na kapag kinasal ka na sa temple ay maganda ka na, perfect ka na, makakarating ka na. No, I'm not saying that. But I am saying nandiyan na yung pundasyon, kahit hindi perfect ang samahan na yan, yung iyong covenant, the holy covenant of the temple will help you to remember who you are. The covenant in the temple will help you understand who you really are, your relationship with Heavenly Father and our Lord Jesus Christ, and why it is important for you to honor the covenant that you have made in the house of the Lord. Napakalalim na doktrina ito, sisters and brothers, pero pag naintindihan nyo yan, ang family nyo hindi basta magiging broken family. There will always a moment na maaalala mo who you are, what family you have organized or established, and you will look at your children. Alam nyo, pag nakita nyo kayo, mothers, ano, pag nakita nyo yung mga anak nyo, I cannot explain the feeling, pero merong attachment. It's like a miracle na yung mga anak nyo na yan, you would want to be with them forever and ever, forevermore. Ayaw nyong mawala yan.
At para hindi mawala yan, kinakailangan kayong mag-asawa maging united. And kailangan mawala yung selfishness. Nakatingin na kasi kayo hindi sa sarili nyo, but to your children. Kaya yung mindful parenting is a sacred opportunity na ibinigay ni Heavenly Father for us to become parents. And families are forever, papakatandaan nyo yan. And love and unity and selfishness is nandyan sa family of proclamation to the world. Diyan talaga tayo titingin sa lahat ng ano pa mang issues or whatever topic na pinag-uusapan natin dito, mga topic, pag binasa mo yung family proclamation to the world, that is complete. Kaya the joy that I am feeling today as a grandma is a joy of seeing my children grow in the church and to the mothers. Bring your little babies to the church. It's not a burden. Yan limang yan, biyabit ko yan sa tricycle, sa jeepney, sa bus. Walang kotse noon. Ang hirap-hirap. It's not a burden to me. Sa lahat ng activity, biyabit ko sila because I believe that going to church is so important para yung covenant natin ay man-nurture. Kasi sa simbahan, dyan talaga tutulungan ng simbahan ikaw as parents na ma-promote mo ang principles ng Ebanghelyo. Because the parents' failure to teach the principle of the Gospels when their children are young or small, the sin will be upon the heads of the parents. Yan ang naging guide ko. Takot na takot akong maparusahan. Kaya in my imperfection, I strived. I worked so hard na kahit sa, sabi nga nila, stricta daw ako eh. Kasi pag binasa mo yung 10 points ni Nyla na natutunan niya, totoo lahat yon. Kasi wala silang decision when they were small. Pero ngayon na nakikita ko na sila, the joy of strict, sabi nga niya, harsh pa nga daw ako eh. Pero actually, yung strictness ko is out of my great love for them and the protection I want to give to these children. Alright, so tinitignan ko ang oras. Kaya yung joys and blessings na yan, alam nyo, you will be very, very happy and joyful basta tama ang inyong pundasyon. At yan ang legacy na gusto kong maiwan sa aking mga anak. The legacy of faith in God, our eternal Father, and in our Lord Jesus Christ. The legacy of having a valiant testimony. I remember, alam niyo ba, pinagtatawanan ako minsan niya yung mga anak ko. Alam mo yung si Mami, testimony daw ako ng testimony. Sometimes, paulit-ulit ako dun sa testimony ko. There was a time, sisters, na nagkasunod-sunod yung testimony ko na there are only saved two churches, the Church of the Lamb of God and the Church of the Devil. Kasi alam niyo ba, yan yung isang talagang pumasok na revelation sa akin na the Church of the Lamb of God is really the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And alam ko yan kasi I am reading always the Book of Mormon. I taught the Book of Mormon. I became a seminary teacher in the church. I taught seminary for 4 years and I taught institute for 4 years. Yung Book of Mormon na yan, mahal na mahal ko yan. And when the angel told Nephi that there are saved two churches, pinaniwalaan ko talaga yun 100%. And I bore very strong testimony sa church. And alam niyo, even dito sa Amerika, we came in 2013. We will be 8 years dito. Alam niyo kung ano unang ginawa ko nung dumating ako dito. Sabi ko, Heavenly Father, what am I going to do? Anong gagawin ko dito sa Amerika? What will happen to my testimony? Alam niyo, dumating kami ng Friday, the first Sunday na umattend kami, nabasa ko dun sa bulletin board, dong ward namin, Kwatama Ward. Those who would like to join the ward choir, sabi niya ganyan, please go and see Sister Beth Loveland at that time.
alam niyong ginawa ko, pumunta ka agad ako, and then sumali ako sa ward choir. Kaya yung prayer ko kay Heavenly Father na what I am going to do, alam ko na ilalagay niya uli ako sa music department. Kaya up to this time, I serve as the ward music director of our ward, and then ako din yung choir director dito. Yan ang isang legacy na gusto kong maiano, the love for spiritual music. Join the ward choir, and then testimony. Kinakailangan maging valiant ang testimony natin lahat, sisters. Because sa celestial kingdom, only those with valiant testimonies of the Lord Jesus Christ can go there. Kaya yung faithfulness natin, yung faith in every footstep, at saka yung pioneering. I was baptized on January 26 of 1969, sa first decade ng church sa Pilipinas. Nandiyan na ako. Kaya I am 50 years old in the church. Ang legacy na gusto kong iano is for them to remain faithful until the end. Kaya ang parting words ko sa inyo is Doctrine and Covenants 14:7. And if you keep my commandments and endure to the end, ye shall have eternal life, which gift is the greatest of all the gifts of God. We have to endure all things. Yan ang parting words ko. Alam niyo ito nangyayari sa atin, yung mga pandemic na yan. It's really endurance. Kaya kami tapos na kaming magpa-vaccination. Kaya at least, hindi sa hindi ka na magkakasakit, pero at least, magkameron ka man, may panlabang ka, may protection. And so my testimony to you in this meeting, I would like to tell each one of you and to my daughter, Nyla, I'm very proud of you. You are engaged in a good cause. Yan ang ano natin eh. You must be engaged in a good cause and do many things of your own free will, and we are bringing to pass much righteousness. Itong ganitong mga activities, this is wonderful to me. And I hope this is not the end, but we will have some more para magkaroon pa tayo ng interaction. Ito yung mga ginagawa ko na ginagawa na ni Nyla. I think she is following my footsteps. And so I testify that there is a powerful God. And I would like to leave you that we have to cling to our Lord and Savior Jesus Christ, because He is truly our Savior and Redeemer. Siya lang ang tunay na healer. He is our true healer, the true doctor. He is our advocate with the Father, who will approve of our worthiness in entering the celestial kingdom. Yan, ang tawag yan is eternal and long, lifelong parenthood. Kasi uuwi tayo kay Heavenly Father, and dun sa mga mansion natin, tayo pa rin ang nandoon na mga mothers and grandparents. So that's it. That is eternal motherhood. And I would like to leave that with you in the sacred name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you very much, Mami Trudy, for what you have shared sa inyo, sa nangyari sa iyong family, sa legacy ng family mo. We're really grateful na you have raised Nyla, no? She started this, and marami talaga kami mga moms na natulungan niya. So thank you so much for raising your family that way. And for ang pinaka natutunan ko sa inyo is really yung joy ng motherhood. It will come from our children embracing the gospel, and of course, yung next generation, our grandchildren, and so forth. Thank you so much. All right, so halos wala na tayong time. Meron po ba kayong question, one or two, para sa ating last two speakers? Pwede po kayong mag-unmute or i-type. We can accommodate siguro one last question or two. Okay, so habang nag-aantay siguro tayo, no? Kasi really yung last parenting session, mindful parenting, and siguro maganda na mag-invite tayo ng isa sa mga moms, no? Kasama dun sa self-help group na nabuo dito. Ano yung pinaka natutunan ng mom na ito, no, sa mindful parenting journey? Ano yung mga nabago, no, dahil
nag-aral siya at nag-try siya mag-improve, no? At mas maging mindful. Invite natin si Sister Dawn, Dawn Ibo, no? Bigyan natin yung time sa kanya para i-share ano ang naging blessing sa kanya since she started this journey. Hi, Bes. Ginulat mo ako, ha? Hindi na magbubukas ng video dahil ang aking background ay magulong, ano, magulong kwarto because mindful parenting, di ba? Siguro ako, sa journey natin dito sa mindful parenting natin na ito, no, sobra talaga akong thankful dito. Kasi dito natutunan ko talaga na i-regulate, i-control yung mga thoughts ko and emotions ko and be able to see through Sean. And know yung talagang, kung ano yung talagang nature niya. And therefore, na-eliminate yung mga chances na, alam mo na yung break, pag-breakdown mo sa araw-araw dahil sa stress and everything. So, sa ngayon naman, actually ngayong araw na to, isa rin sa mga favorite ko na sessions, no? Do, ito yung talaga yung last natin. Favorite ko today, yung kung paano, natutunan yung kung paano natin madidiscipline yung mga anak natin na walang naiiwang mga hurtful na mga feelings. Kasi nga, meron naman palang mga fun ways kung paano tayo makakapag-discipline and makakapag-punish sa mga anak natin. And at the same time, na-exercise nila yung mga skills nila, katulad nung shinare kanina ni Sister Charmaine. And also, yung pagiging consistent din natin sa pagdidiscipline natin sa mga anak natin, importante pala talaga yun. Na para makaiwas tayo for the future na mas maging mahirap yung pagdisiplina sa kanila kapag ngayon pa lang hindi na natin sila nakakayang makontrol. So, importante pala talaga na maging consistent tayo. Pigilan natin yung ating mga malalambot na puso na kapag nakita na natin na parang nakakaawa yung anak natin dahil nag-iiyak na, pigilan daw pala natin yun. We have to be consistent. We have to be firm sa ating mga decisions and rules sa bahay. And so, makatulong yun in the long run sa kanila para maging firm din sila sa kanilang mga decisions and buhay nila. And lastly, siguro isa rin sa mga nagustuhan ko ay natutunan ko na may remind yung sarili ko na gawin pa din kung ano yung mga gusto kong gawin. Katulad nung shinare ni Sister Eve kanina na to keep doing what I want, pursue yung mga dreams ko while being a mother. Yun, so para pagdating ng araw, ma-reach din natin yung mga rewards na to na katulad ng mga rewards na na-reap ngayon ni Sister Person. I miss you, Sister Person. Ang aming primary teacher. Ayan. So pagdating ng araw, ma-reach natin yung mga rewards na yan, ang pagiging mindful and consistent mothers natin. Yeah. Ayun nga, grateful ako dito sa sessions natin na to. And sabi ko nga, nung umpisa pa lang na sessions natin, sabi ko noon, change is coming. And naiiyak ako. And ayun nga, may change na. It came to me. Pero though hindi pa siya perfect, but it came. And alam ko, darating yung time na, ayan, magiging katulad tayo nitong mga fulfilled mothers na nakasama natin ngayon. Nakakatuwa silang tingnan. Nakakatuwa silang pakinggan. So, parang darating yung time na makakapag-share din tayo ng ating mga naging lessons in life. Being a mother. Ayun, so very thankful talaga ako dito. Siyempre, kay Nyla na nagsimula ng lahat. Ayun, sobrang thankful ako na kayo yung best friends ko. And tinutulungan nyo ako na maging better. Tinutulungan nyo ako na ma-reach yung full potential ko as a mother and as a daughter of God. Ayun, alam ko, naging testimony na, no? Pero alam ko na sa lahat ng mga mothers dito, alam ko, we have the same learnings, we have the same feelings, and alam ko na we can do this. Ngayon, we can keep changing for better, and we can reach yung mga rewards na yan na in store for us na bibigay sa atin ni Heavenly Father in due time. Ayun. Ayun, Bes. Thank you. Thank you. Thank you so much, Bes. Actually, ni-wrap up muna. No, yun yung din gusto ko na sabihin to close yung ating session ngayon. So, wala tayong questions sa chat. So, this is it. Thank you so much sa lahat po na nag-join sa ating
parenting session tonight. And I hope na lahat ng natutunan natin ay yun, may apply natin sa ating sarili. And yun, let's enjoy motherhood. At still, hindi mawawala yung challenging times. Pero let's help each other out, educate each other. Napakasaya na ang dami natin ngayon. We can always communicate with each other, no? Tulungan tayo sa journey na ito. So, maraming salamat po sa ating speakers sa lahat na nag-attend tonight. At siguro last, yung quotation lang na gusto kong i-share to close. There is no limit to what a woman with a mother heart can accomplish. So, kaya natin to. So, I know that our calling ay from God at we are entitled to His help. And we can overcome yung mga struggles and we can always improve and be better. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Thank you, sisters. Thank you, everyone. Bigay ko yung time kay Niles. May sasabihin ka ba, Niles? Night, everyone. Sweet dreams. Wala na akong sasabihin. Thank you. Thank you, Ira.